Good afternoon. Katambay ako dito sa Causeway Bay. Naalala ko tuloy si ano. Nantay ko yung boss ko. Naalala ko tuloy ito si Amazing Idiot saka si Indemary. Nung binilate nila yung traffic rules at saka parang alam mo yung ginawa nila na yun. Maliit na bagay lang kung titingnan mo, pero kung iisipin mo, ito ay isa sa dahilan kung bakit ang bansang Pilipinas ay hanggang ngayon ay hindi makaahon-ahon sa kahirapan dahil sa mga ganitong pag-uugali nitong dalawang taong. Typically yung itong pag-uugali nito si Inday Maria at saka nitong si Amazing Idiot. Dito kasi sa Hong Kong, halimbawa katulad ko, nakaupo ako dito, hindi ko pwedeng iwanan yung kotse ko dito kasi titikitan ako ng polis eh. Kahit wala yung sasakyan ko, hindi na yun maghahanap ng ORCR. Basta titingnan lang niya yung plaka, babasahin yan, ipapasa niya dun sa pinaka-base, kumbaga sa atin, sa land transportation. Ibe-verify yung ano niyan. Saka po, titikitan siya, iiwanan dun sa windshield mo. Ngayon, kung ikaw naman ay abutan dito at gusto kang tikitan, hindi ka na pwedeng, hindi mo siya pwedeng kausapin yung polis. Kahit na magsasalita ka na magsasalita, papagalitan ka ng polis, hindi ka papansinin. Titikitan at titikitan ka pa. Kaya dito sa Hong Kong, maayos at masusuno rin ang mga driver dito. Walang mayaman dito, walang mahirap. Actually, ngang mayayaman dito, takot pa nga sa mga polis. Ayaw nila nang naanuhan ng polis kasi para sa kanila, pag nasita sila ng polis, ay embarrassing. Kahihiyan sa kanila yun eh. Hindi nila kakausapin. Limbawa, katulad ko, limbawa, sinasabi ko na may nana. Pag ako yung pag magsasalita pa lang ako sa polis, pinipigil na ako ng amo ko. Sabihin niya, ayaw mo na, papatikit ka na, o ganun. Kaya ako naman nabanggit yun. Ito kasing ginawa nitong si Inday Maria at saka nitong si Nani Patosa Bato o Patola o whatever, o si Amazing Idiot. Ito ay isang pagsasalarawan ng corruption to eh. Kumbaga ito ay maliit na corruption. Pero kung tutuusin mo, ito ay isang malaking sagabal para madisiplina at umasenso ang ating bansa. Kasi isipin mo, napakaliit na bagay lang, hindi pa sila makasunod. Katulad nito si Amazing Idiot, Nani Patosa ba aplido nito. Ito'y napakatanda na. Hindi pa marunong, hindi niya masunod ang ating batas. Tanong mo sa akin, bakit hindi makasunod sa batas sa kabila ng ito'y napakatanda na at nagdudunong-dunungan. Alam naman niya na wala siyang lisensya. Ay nangahaspas siyang magmaneho ng sasakyan, which is, yan ay ang tingin ko dyan, ay may kulong ka dyan. So ngayon, nag-drive siya. Ngayon, ang ginawa nito, nung ito'y masita ng mga traffic enforcer, ang ginawa nitong si Inday Marie o si, ano ba pangalan nito? Inday Marie, Tepasi ba to? Niluko niya yung sarili niya at niluko niya yung mga traffic enforcer at sinabi niyang siya ay nahihilo. Well, in fact, ay hindi naman. So anong ibig kong sabihin dito? Ang nangyari dito ay isang pagsasalalarawan na ang ating bansa ay pagka ang katulad nitong ang mga katulad nitong si Inday Maria at saka ito si Nani Patosa o AKA Amazing Idiot ay pagpuro ganito ang mga tao sa Pilipinas ay talagang hindi tayo aasenso. Katulad niyan, sa halip na magbayad siya, anong ginawa niya? Sa halip na bayaran nila yung violation, sige, nag-violate na sila. Ngayon, nag-violate na sila, anong ginawa nila? Kinausap pa nila yung traffic enforcer. Inilagay pa nila sa balag ng alanganin yung trabaho ng enforcer. Tinakot-takot pa niya. Tinakot-takot pa niya na siya ay media at mayroong ganito, may bla bla bla, which is para sa akin is a form of intimidation para dun sa mga traffic enforcer. May problema din dito ang mga traffic enforcer eh. Kayo kulang din kayo sa kaalaman, wag naman kayo magagalit. At kulang din kayo sa dignidad eh.
Kasi paano niyo matutulungan ng gobyerno na maipatupad na tama ang batas kung magpapa-intimidate kayo sa lahat ng tao na gagamitan lang kayo ng media ID, na magbabanggit ng name, magne-name drop. Eh, hindi maganda yan eh. Kasi pag ganyan ang gagawin nyo, kayo mga traffic enforcer, may kasalanan din kayo rito eh. Hindi nyo dapat pinalusot to eh. Tingnan nyo ginawa sa inyo. Pinalusot nyo na, kinantsawan pa kayo. Pinag-isipan pa kayo na nag-i-insist lang daw kayo, kaya nyo inaano. Dapat kasi dyan, tinuluyan nyo. Eh kung ako ang mayor nyo, si Mayor Isko Moreno, tatanggalin ko kayo eh, alam nyo ba kung bakit? Hindi nyo kayang ipagtanggol ang kanyang, ang regulas, ang batas ng Maynila, ang rules ng Maynila, ay hindi nyo kayang ipagtanggol sa mga tao, kahit na sino pa yan. Kaya kahit senador pa yan, kahit na mayor pa yan, pag nagkasala, tikitan nyo. Para maipakita mo na kayong mga traffic enforcer, ay kayo ang pagsimulaan ng pagsunod ng mga mamamayan. Eh katulad nga niyan, nakatapat kayo ng mga abusado at mayayabang na sila Inday Maria at sila Nani Patosa na binabastos na ang batas. Alam mo, nawala dito, nawala ang dignidad nyo bilang traffic enforcer. Eh paano pa kayo ngayon gagalangin ng mga ibang tao na nakapanood nang ginawa nyo? Eh paano kung gayahin kayo sa ituro ngayon to? Corruption yan eh. Tapos hindi nyo tinikita na wala ng pera ang gobyerno dyan. Eh para ano at ginawa nyo yung batas kung meron kayong titingnan. Hindi kayo po pwede sa ibang bansa. Sa ibang bansa ang mga Pilipino eh. Napakasusuno rin sa ano eh. Kaya nga yung iba, na ibang mga galing ng mga OFW, napakadisiplinado pag-uwi kasi nga naturuan sila ng tamang asal. At tatandaan nyo ito, traffic enforcer, nasa inyo lahat ang karapatan, kahit sino pa yan, kahit mayor pa yan, kung kinakailangan tikitan nyo, tikitan nyo. Bakit pa kayo nag-traffic enforcer kung hindi nyo kayang ipatupad ang batas ng trapiko? Namimili kayo. Hindi nyo ba alam na nilalagay nyo sa kahihiyan yung mga kasamaan nyo? Dahil lang sa mga taong katulad nito. Itong dalawang taong to ay nakakatakot to eh. Pag ito nagtrabaho sa gobyerno, alam nyo, corrupt tong dalawang to pag ito napasok sa gobyerno eh. Tanong nyo kung bakit. Eh parang hindi magiging corrupt to pag pumasok sa gobyerno. Isipin mo, nag-violate sila ng batas eh, kakausapin, i-intimidate pa yung parang antas pagtatawanan pa. Eh ganyan ba kayong klaseng Pilipino, Inday Maria at Nani Patosa aka Amazing Idiot? Tapos magyayabang-yabang kayo na kayo ay tumutulong sa... Eh wala naman pakialam kahit sino ba tulungan nyo. Ang pinag-uusapan dito, Inday Maria at Amazing Idiot, you violate the traffic rules. Ba't di nyo kayo sumunod? May exemption ba yan? Mayor Isko, may exemption ba? Pag media ba, exempted? Yan ba itinuro mo mayor sa mga tauhan mo? Yan ba itinuro mo sa traffic enforcer mo? Na pag media, exempted sa traffic violation? Yan eh, ano, maliit na bagay. Pero pagsisimulan niya ng kaya kayo nasisira eh. Kaya kayo nakakantsawan eh. Kaya kayo mga traffic enforcer ay napapagbintangan dahil sa mga ganyan pag-uugali nyo. Nang takot na takot kayo. Ba't kayo matatakot? Wala naman kayong ginagawang masama. I-implement nyo lang yung batas, hindi nyo pa ma-implement. Eh umalis na kayo dyan, mga traffic enforcer. Kung hindi mo kayang ipatupad yung batas, eh huwag ka na mag-traffic enforcer. Alam mo, hindi naman porke tinikitan mo, eh hindi ka na naaawa. Eh sila nga, alam nilang ala silang lisensya, nag-drive. Tapos kakaawaan mo. Eh kung di ka pa naman bopol eh. Ayaw na sana kitang pagalitan eh. Kaya lang, bopol ka eh. Nagpagamit ka dun sa mga korap eh. Diba? Di ba corruption yung ganun? Hindi nagbayad. Oh. Tapos hahabol. Hindi, ewan ko kung hinabol nyo o ano. Hindi po pwede yung ganyan mga traffic enforcer.
walang, hindi mo naman siya, unang-una, hindi naman ikaw ang sumalbahay sa kanila. Ba't ka maaawa? Pwede mo na, hindi talaga maintindihan itong traffic enforcer na to eh. Eh may mga tao talagang ganyan, kaya nga itong mga katulad nila Endema rin na to, tsaka nitong Nani Patosa, Amazing Idiot. Kayo yung mga Pilipino na talagang hindi aasenso ang Pilipinas dahil sa pag-iisip nyo na kayo, pag makakalusot kayo, ini-intimidate nyo yung kapwa nyo. Bakit hindi kayo sumunod sa batas? Simpleng traffic rules lang eh, hindi nyo masunod. Wala kang lisensya, huwag kang mag-drive. Di ba? Ba't mo kailangan mag-drive? Ano, alam mo naman pag nahuli ka, eh, ano yun ka, titikitan ka. Ano ibig